Magandang magandang umaga, Pasay! Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Nakakatuwa na napakarami ninyo dito sa Cuneta Astrodome ngayon. Magandang magandang umaga sa inyo. Maraming maraming salamat. Hindi kayo bobo! Ang mga taga-Pasay ay hindi! Itong susunod, itong darating na halalan ay napakahalaga sa atin sapagkat ito ang tatalaga kung tayo ay makakabangon o kung tayo ay masasadlak sa ating mga problema dahil dito sa kagagawan ng pandemya. Kaya kinakailangan dito ay maging maingat tayo sa pagpili ng ating mga pinuno ng bansa. Kinakailangan na ang ating pinuno ay matalino, ang ating presidente ay matalino, maraming malawak ang eksperyensya sa gobyerno, at higit sa lahat ay tapat ang hangarin na maglingkod sa bayan. At yan, bilang presidente, ay walang iba kundi si Bongbong Marcos! At nakikita ko lahat tayo dito, lahat kayo ay naka-green. Alam na alam ko na kung sino ang inyong susuportahan na Vice Presidente. Kailangan natin ng isang katuwang ng Presidente na isang matalino, matapang, matibay ang paninindigan sa pagmamahal sa bayan. At yan ay walang iba kundi si Sara Inday Sara Duterte! Hindi natin kailangan ng isang vice presidente na walang ginawa kundi tuligsain ang gobyerno. Hindi natin kailangan ang isang vice presidente na walang ginawa kundi siraan ang Pilipinas sa ibang bansa. At hindi natin kinakailangan ng isang vice presidente na kakampi ng mga komunista, lalo na ang presidente. Maging maingat tayo sapagkat lumalabas gayon ang tunay na kulay nila na ang kanilang kandidatong ating katunggali ay tuta, magiging tuta ng komunista. Hindi kayo babo! Napakarami naming mga programa na gustong ihain sa ating bansa. At kung ating susuportahan si BBM at si Inday Sara, kinakailangan din na buo ang ating suporta sa Uniteam Senatorial Candidates. Yan ay kailangan nating iluklok sa Senado sapagkat ang magsusulong sa mga programa ng susunod na administrasyon ng Bongbong Marcos and Inday Sara Duterte ay ang Senado. Ang magtatalaga, ang maglilikha ng mga panukala ng mga batas upang masuportahan ang plataforma ng administrasyon, kinakailangan may kakampi sa Senado. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi maging kakampi lahat ng BBM Sara Uniteam. Kaya nananawagan ako sa inyo na suportahan natin ang lahat ng mga senatoriables ng BBM Sara Uniteam. At wag na wag kakalibutan, number 29 sa balota, Attorney Larry Gadon! Ang isa pang magiging problema natin itong halalan ay kung sakasakaling tayo ay dadayain. Kaya ako ay nananawagan sa inyo, siguraduhin ninyo na ang inyong boto ay mabibilang. Huwag kayong papayag na ang balota ay ilapag lamang sa mesa at sasabihin sa inyo na mamaya na namin ipapasok ng makina kasi may ginagawa pa kaming iba.
ang kinakailangan pagkatapos ninyong bumoto, pagpunta ninyo doon sa mga teachers, kailangan ipasok nila, ipasok agad nila yung balota sa PICOS machine at kailangan makita ninyo yung resibo kung tama yung inyong ibinoto. Kasi nagkaroon ng dayaan sa maraming presinto dati na ang balota hindi agad pinapasok, kundi nilalapag lang sa mesa at sinasabi ng mga ibang mga teachers na meron pa silang ibang ginagawa o kaya yung PICOS machine eh may diferensya at hindi pa nila magamit. Huwag kayong papayag na ganun. Huwag na huwag kayong papayag sapagkat dyan na naman tayong malolobo, dyan tayong madadaya. Ang BBM Sara Unit Team ay gagawa, magiging tapat ang paglilikod sa bayan upang tayo ay makabangon muli dahil dito sa ating kinasadlakan ng mga problema dala ng pandemya. Ang sinasabi ni BBM at ni Inday Sara, sama-sama tayong babangon muli. Ang sinasabi naman ni Larry Gadon, sa pagbangon, may solusyon, si Larry Gadon. Alam ko na kayo mga tagapasay, alam ko na kayo ng mga supporters ni Inday Sara ay matatalino. Alam ko na kayo ay pipili ng mga pinuno na talagang tapat na maglilingkod sa bayan at talagang magagaling at mahuhusay. Kayo ay marunong kumilates ng mga kandidato dahil ang mga tagapasay at ang mga supporters ng BBM Sara Unit Team ay hindi! Isa pa! Ang mga supporters ng BBM Sara Unit Team ay hindi! Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Muli po, number 29 sa balota ang galit sa mga bobo, Attorney Senator Larry